Alright, Yoski Doski mga kabrando ko, at nandini nga huli tayo sa Rusi. At ito, kita nyo naman, ibablog natin parehong isang bagong motor ng Rusi. Pareho ay dating labas na pero mas in-upgrade nila ngayon. Kaya siyempre, ating ipipicture mga kabrando din sa ating vlog kung anong meron sa motor na are. Pareho ay Rusi Plus 150X. Yan ang water cooled 4 valve double overhead cams. Ang lupit. Napakaangas na naman ang vlog natin ngayon sa Rusi. Yan no, kung makikita nyo oh. Yan ang kanyang mukha. Okay. Para siyang Honda. Honda GTR. Ano ho, Honda GTR sir, ano? Parang Honda GTR ang mukha. Yan no. Napakaganda ng mukha. Napakaangas. Tsaka unang mapapansin natin mga kabrando din eh, arehong pintura. Parang nagkakamelyon. Ano ho, ang ganda ng pagkakadali ng pintura din eh. Pagka na sisinagan siya ng araw oh, parang nagkukulay dilaw na parang may gold. Pero white color ho siya. Yan ho oh. Kung makikita nyo mga kabrando. Umpisaan natin din eh sa kanyang mukha. Ang kanyang headlight, ang kanyang mukha oh, napakaganda. Yun oh, tapos dito sa kanyang fairings ay yun, syempre yan oh, ang signature fairings ng mga Rusi. Meron siyang parang magaspang na type ng fairings, mga inner fairings. Yan oh, sa kanyang headlight mga kabrando, meron siyang LED light. Yan ho oh, na parang naka smoke lens. Medyo smoke lens nga mga kabrando ko. Napakaganda. Yan oh. Tapos din naman tayo pababa. At ari naman ho ang kanyang small B kung tawagin. Din ho sa kanyang harapan. At yan oh. Napakaganda pati ng sticker. Bumagay mga kabrando ang black at saka red. Touch of black at red. Tapos din naman ho sa kanyang park light or signal light mga kabrando. Ayan, medyo smoke din, parang smoke lens din ang kanyang signal light. At yan ho, puro LED. Again mga kabrando, ang Rusi ay upgraded na ho talaga ang kanyang mga ginagawa ngayon, na parang kung tutusin ay hindi ko naman sa sinasabing mas maporma, pero napaka-forma mga kabrando. At yan si Doggy. Tawag. Sumama pa. At yan mga kabrando, din naman tayo sa kanyang fender. Nabilib na bilib talaga ako mga kabrando din eh. Napakaganda ng kulay puti. Yan o, na Plus 150X. Napakaganda. White and black combination. Pero yung pintura niya sa pagkaputi ay bumilib ako. Yan o. Para nag-gold pagka nasisinaga ng liwanag. Napakaganda, premium. Yan o. Mukhang napakatibay ng kanyang fairings talaga. And then syempre mga kabrando, naka water cooled na siya. At ang laki. Ang laki ng kanyang radiator. Yan o. Naka water cooled na siya. Yun o. Ang lapad ng kanyang radiator. Sineset lang ni Kuya JP. Pinagbigyan tayong may kabit ang dito ang battery, para makita natin ang ilaw niya at saka yung kung paano mag-minor arihong Rusi Plus 150X FI. Okay, din na naman tayo sa kanyang gulong. Ang gulong niya ay may sukat na 90 by 80 sa harap by 17. Yan ho, napakaganda rin. Siguradong pambanking-banking ang hubog ng kanyang gulong. Talagang pabilog na gayon. Tapos ang kanyang disc, napakalaki. Iyan o. Na, siguro aray 260mm ang kanyang disc. Kay JP. Ah, hindi mo lang sigurado. Pero, ano kaya to? Asa speed sensor? Or, ay o. Wala pa siyang nalabas na ABS. Hindi pa, wala pa. Or, ah, yun. Okay. So, tapos merong 2-part caliper. Iyan o. Na talagang makapit yan. Pamihado. Sa likod niya ay disc brake. Pero bago natin puntahan, dinin muna tayo sa harap. Napakaganda, napaka-sleek ng design niya. Parang Honda GTR. Ayun o. Nakapatawa si Kuya JP, may kukwento sa atin tungkol sa lakas ng motor na ito. Tinanong na din natin kanina dito sa ating mga kaibigan dito sa Rusi. Na test drive na daw ni Larry at sadya namang napakalakas.
At ang kanyang sticker, napakaganda rin, napakaganda ng pagkakadesign. Wala naman talaga tayong masabi sa Rossi kundi maganda eh. Napakalupit ang design ng Rossi. Ayan no. Naka-shifter na rin ano. Dati daw hindi siya naka-shifter, sabi. Naka-shifter na rin. Swabe la ang tapakan. Okay. Tingin natin. Ayan no. Swabing tapakan. Okay din naman tayo sa kanyang harapan. Siyempre pagka ikaw nakasakay, tingnan mo yung panel na napakaganda. Ayan no. Dini tayo sa kanyang left switch. Meron siyang high and low. Tapos dini sa baba, busina. And then meron siyang, uy, ang ganda rin ng kanyang signal switch. Napakalambot. Tapos meron din siyang hazard. Siguro pagka ginanyan nyo magkabila, hazard na siya. Usually ang ating ginagawa ganyan, pagka sisignal, tapos babalik natin, tapos saka sisignal doon. Pero pagka gagamitin nyo ang hazard, ganun lang, tsaka diretsyong ganun, hindi nyo na ipindutin pabalik. Din sa lever, ayan, napakasimple lang ng kanyang lever na matte black. At napakaganda rin tigyan din niyo sa clutch. Ayan o, clutch lever. Yun. And then din naman tayo sa kanyang panel. Ayan o, may pangalang flash. Tapos din ay RPM. RPM gauge. Ayan o. Ayan ang kanyang mukha. Din naman tayo sa kanyang right switch. Ito yung kanyang ilaw. Ayan. Tapos sa baba ay ang kanyang pinaka starter. And then meron na rin siyang USB port. Ayun o, kailangan nyo lang ng cable, USB cable para makapag-charge kayo. And then yung kanyang bulsa, ang ganda. Talaga may bulsa na rin o JP. Ang ganda o, napakalalim. Kasyang-kasyangin yung mga gloves. At saka yates, tingin natin ang cellphone. Hindi mahuhulog kahit pa mabilis ang takbuhan o JP. Oh, lalim, tapos gloves. Oh, pwede kasya-kasya pati dito sa kabila. Isa din sa nagustuhan natin din eh sa Rossi Flash 150X ay aring kanyang bulsa. Malaking bagay pagka mayroong ganyang bulsa. Alright, din naman tayo sa likod o sa sidings na fairings. Napaka minimalist lang din eh mga kabrando. Dahil yan lang ang sticker niya, 150X. Pero maganda, napakaganda ng design. Yan no, design na sadya namang kakaiba mga kabrando ko. Tapos din eh, yan, 6-speed. 6-speed na rin mga kabrando, hanggang 6-ta. Siyempre merong chain guard, yan. And then, din yun sa kanyang mags. Mukhang napaka heavy duty ng kanyang mags, ano? Napakalapad din ng kanyang mags na kulay gold mga kabrando. Matte gold. At ang sukat ng kanyang gulong sa likod ay 120x70x17. Yan. At syempre napakaganda nga ng hide ng kanyang gulong. Pang banking yan. Okay, din naman tayo sa likod na napakaliit. Napakaliit. Ay, para siyang may kamukha. Pinaliit lang yung kanyang tail light sa likod, na meron ding daytime running light na napakaganda. Iba talaga ang Rossi gumawa ngayon. Napaka-forma oh. Slick design at parang kamukha rin ng Yamaha Sniper 155 yung pagka-design ng kanyang tail light. And then sa signal light, syempre minimalist din lang, at meron din siyang LED light mga kabrando. Yeah, puro LED na rin ito Kuya JP ano. Ayun oh, tapos sa likod ay mukhang Sniper 155 nga no. Sa harap GTR. Yun. Tama, sa harap GTR mga kabrando. Pero sa likod mukhang Sniper 155. Yun nga, gaya na sabi ko, itong tail light ay para sa Sniper version 2. Ah, version 3. Ayun, Sniper 155. Yan. Okay. Yan o. Oh. Ang ganda. So, tambucho, simple lang din naman. Sa makina, Kuya JP, may binago kaya dyan? Sa makina? Bago ang design, ganon. Dati 5-speed at saka hindi deragerator, hindi liquid cooled. Oo, ngayon
talagang pambakbakan ano, tsaka mas pinalakas. Ano kanina, sabi daw kanina natakbo ng ano to, mga 118 daw, pero hindi pa niya, kinta pa lang daw. Kinta pa lang, nakatakbo na ng 118. Pero are sa personal mga kapwendo, ay parang medyo may kaliitan lang, pero napakaangas ng tindigan. Saktong sakto lang. Ayan o, parang kasukat din naman to ng mga sniper, no? Mm. Ng mga GTR. Mas maganyan. Mas magaan. Eh. Pag binuksan natin ang susi at naikabit na ni Kuya JP, maraming salamat kay Kuya JP. Naka-request na naman tayong buksan. Ayan o, pakita natin yung kanyang daytime running light. Na napakaganda o. Ay the best talaga. Napakaganda. Pero bakit siya agar ni Kuya JP? Meron siyang sa engine. Oh, check engine. Wala yan. Kapag umandar na, tsaka nawawala to. Dito sa panel niya, ano to? Battery? Ay, may battery indicator. Oh, voltmeter. Ayan o. Oh. Pinaka-voltmeter niya. Tapos ang speed niya, ito. RPM. RPM yun. Tama ang sinabi ko kanina, RPM. Ito yung speed. Andito yung speed. Okay. Tingnan naman natin sa tail light. Ayan o. Oh. Okay, pigayin natin. Iyon ang kanyang tail light. Ayun no, pulang-pula. Napakaganda pag siya ay hindi pa nakapreno. Ganyan ang style ng kanyang tail light. Ayun no. Ayun, pag pinareno na, iilaw 'yun ang kanya nasa gitna. Okay, testingin naman natin ang kanyang signal light. I-hazard na rin natin para same na. Ayun no. Napaka-porma, running talaga. Running signal light. Ayan o. Napakaangas. Tingnan natin sa harap. Ayan. Ang ganda. Napakaangas. Malakas yan. Malakas nga daw. Sabi. Pinatakbo nga daw. Nag-testing ito. Ah, kayo nag-testing. Testing ko para pang release namin. Anong speed daw? 125. Bilis ng 125. Nang? 125? Oo. Malang yun. Dito sa may diabot ng stoplight tas dito. Kinta lang. Hanggang kinta. Lakas nga pala na rin. Siguro pwede rin yung panlaban sa mga rider kaya? Pwede? O sa tingin nyo? Hindi sa, pa? Sa nagito sa lumagat namin. Parang may bubuga rin. Oo. Oo. Okay, tingnan naman natin ang kanyang compartment. Wala siyang lagayan lang ng ano, well, JP ano. Ito, ano kaya ito? Fuel pump. Ah, fuel, sa fuel. Yan, tapos ito, sa mga air fuse. Air cleaner, cleaner. Ah, air cleaner. Ayun, wala lang siya. Dito lang yung one, battery. Pero wala siyang lagayan ng mga tools. Nandito. Wala. Okay lang. Ah, sa gilid din. Oo. So, pagka kayo bumili ng mga kabrando na itong Flash 150X, wala talaga siyang compartment. So, ang papel saan kaya may lalagay in case pagka ano. Bahala ka na. Ito, sa mga gilid-gilid, ano? Oo. Ganun naman talaga mga underbone. Tingnan naman natin mga kabrando ang kanyang seat height. Kung gaano kataas tayo ay 5'8". Tingnan natin ang seat height nitong Flash 150X. Okay. Ay, abot na abot. Ano? Hindi pala kataasan siya? Sakto lang. Oo, abot na abot. Oh, yan o. Naka-bend pa ang ating tuhod. Sakto-sakto lang. Parang hindi siya mataas, hindi mababa. Tsaka, ang lambot. Ang lambot ng shock, no? Komportable, napaka-komportable. Parang medyo natitigasan lang tayo ng konti sa upuan. Ayan o. Parang medyo... Siyempre, siguro manipis lang yung kanyang foam. Pero okay na rin pagka sa rides. Ang concern ko lang dito sa lever. Dito sa clutch lever. At saka dito din sa kanyang preno sa una. Sa front brake, parang medyo ibababa lang na konti. Para narito, mas komportable natin pigain. Dahil parang medyo nakataas siya eh. Pero goods na rin. Sabaga, hindi naman malaking factor yun eh. Para sa akin lang mga kabrando, medyo binabahan ng konti yung kanyang clutch lever at saka yung kanyang front brake.
Ang langis niya ako, JP, ilan ng ano? Ay, 1.3. Ah, 1.3 liters pala ang capacity ng kanyang langis. Magkano ko, JP, ang cash na rin? Para alam lang nila, 75. Ang kanyang hulog, ang down payment pala muna, ang down payment. 4,000. Ano, hindi ko sure kung magkano man. Ayun, basta nagre-range ng 3,000 plus ang monthly. 4,000 ang down payment, tapos 3,000 plus. Plus sa 3 years, 75,000 ang cash price din ho sa Flash 150X water cooled 4 valve. Ayun. So ang gasoline niya ko JPI 5.3 liters. Ayun. Ba malaki din ano? Malaki sa Aerox for 4 liters lang. Ang laki din pala ng kanyang tangke. Alright, so yun mga kabrando, at ang gandini na lang ho, at atin ang naipakita sa inyo, arehong style ng Rusi Flash 150X na napakaganda naman talaga. Yan ho, ulit-ulit nating ipapakita, napakaganda, napakaporma, at syempre napakalakas daw ng makina na rin mga kabrando. At yun know, ang gandini na lang, maraming salamat huli sa panonood, sa pakikinig, like, comment, share, and don't forget to subscribe. May YouTube channel, syempre alam nyo na. Jet more speed on dash, mga kabrando. Hanggang sa muli nating update. At rat-ratan. Peace. Yun, no? Yung pobi.